possible. I ask you why. Why? Because you and I both know that life is good. Yes. But JC Premier can make it better for you. Yes. Again, this is your CEO. To God be the glory. Welcome to the Good Life. You and I were the same. I had my dreams and my goals, same as yours. And moving forward is the only way we can accomplish that and to reach the goals that we want. You don't have to be great all the time. You just have to be great one time. You have to be great by making the greatest decision to commit and act para sa pangarap mo, para sa pamilya mo, para sa kinabukasan ng mga mahal mo sa buhay. Just have to make that one great decision. Because this year, if you join us, I'll guarantee you, that one great decision will change your life. Alam mo, kanina, bago ko pumunta dito, I was putting on some shirt, namimili ako. And then nung nakita ko tong shirt ko, nakalagay dito, you actually fell in love with an image. If I may share, lahat ng naging successful sa JC did actually start with this one. The image of you seeing how your success will be, the image of you seeing your dreams coming true, and most especially, the image of you seeing the smiles and happiness that you can bring to your family. And now, I just want to tell you, with your commitment and belief in JC, we can make that image come to life. I just want to tell you that we are really thankful for 2018, for the accomplishment, and 2019 would be a better year para sa bawat isa sa atin. Okay? So guys, bago ko umalis sa stage, I just want you all to stand up. Stand up. Stand up and I want you to repeat after me. Okay? Are you ready? This year is my year. Louder. This year is my year. Again. This year is my year. Last one. Last one, this year is my year. Again, maraming salamat. To God be the glory. This is your dark horse. Thank you.
Gusto mo bang kumita ng malaki habang nasa bahay ka lang? Gusto mo bang kumita sa negosyo ng delivery service na in demand sa anumang panahon? Gusto mo bang magkaroon ng delivery business at mag-isang franchise operator nito? Maging isang tok-tok operator at magkaroon ng pagkakataong kumita hanggang 80,000 pesos isang buwan nang nasa bahay lang. Ngayon, sa abot-kayang kapital at gamit ang iyong cellphone, pwede ka nang maging isang tok-tok operator. Mula sa maliit na kapital, magkakaroon ka ng tok-tok operator portal kung saan magagamit mo para ma-assist mo ang iyong mga tok-tok riders sa kanilang pag-accept ng mga orders. Kikita ka ng 7% bilang franchise operator sa bawat successful delivery ng riders mo. Ganun lang kadali. Up to 80,000 pesos a month nang nasa bahay lang. With full 24 hours customer care mula sa ating TokTok customer care support na handang umalalay para sa inyo. Kaya tara na, maging isang TokTok operator at kumita na sa industriyang patok sa kahit anong panahon. Ipatoktok mo na yan! Ayan, good morning guys! Good morning! At ang ganda ng bumungod sa akin, ha? Umagang-umagang kay ganda, kay Coach Rio Surya from Singapore! Woo! Napakasipag! Hello! Ayan, sexy magandang coach umaga po sa inyong lahat! Napakasarap sa pakiramdam dahil alam natin ngayon talaga namamayagpag ang ating tok-tok! Woo! Yan guys, bago po ako magpakilala, yan, syempre marami tayong mga pabati at bago po actually nag-open ang ating Zoom, meron na po mga nag-PM po sa akin para pa i-shout out po yung mga humahataw ngayon sa negosyo. Yan, congratulations po sa ating mga new franchisee. Hi Sir Let's!
Good morning. Yan, kamusta ang inyong umaga? Kamusta ang inyong araw? Kamusta ang inyong mga gabi, mga coaches? Masarap ba? Masarap ba kumita sa JC? Good morning po sa lahat. We are already 87,000. Yan, maghihintay po tayo na makapasok po ang ating mga utak negosyante. And also guys, we are live in our Facebook page. Yan sa mga may guest dyan sa Facebook na hindi makapasok-pasok dito sa ating Zoom. And good morning po sa inyong lahat. And welcome to the Good Life. Talagang napakaganado. Coach, talagang wala kang absent, no? Siguro kung magpapa kung magpapalaro siguro si ano, si Grand Apply na talagang kumpletong attendance, talagang mangunguna ka po, promise. Yan, sino dito ang bagong-bago pa lang, yung fresh na fresh, yung talagang atat na atat pang makita ang portal account? Paki-type naman po dito ng me. Bakit po hindi makapasok yung aking guest? Ay. Ay, eto na po, dumadami na po tayo. At syempre, dumadami na rin po yung aking mga, alam mo, parami ng parami ang idol ko dito eh. Hindi lang talaga sa kagandahan, talagang humahataw, you know? Napag-iiwanan na po yata ako. Okay yan, guys! Kasi alam ko marami pong mga bagong pasok, marami pong hindi nakakilala sa akin. Baka magtaka po, sino po yung pango na yan na nagsasalita? Ouch! Kaya dinaan ko na lang yan sa shining ilong ko, gano'n. Okay guys, gusto ko lang po magpasalamat of course sa ating Grand Upline Tots Damasco and sa kanyang may bahay, Amy Palma. Walang katapusang pasalamat po. And of course, congratulations po sa lahat ng mga nanalo ng 1,000! Nagabi po sa palaro ng ating Grand Upline. Napakaswerte naman, no? Maswerte yung nakakuha ng 5,000. Diyos ko po, dito nga magmula nung nakapasok ako sa JC, tingin ko talaga bawat taong dumadaan dito sa harapan ko, 5,000 na po talaga. Okay, ako po ay formal na magpapakilala po sa inyong lahat. My name is Melanie Fuentenegra, aka Jaman Hater. Yan, ako po ay isang performer, ngunit isa na rin pong humahataw sa JC Premier. I am so proud na isa po akong part na ng Tok Tok. So, sa lahat po ng bago, hindi makapasok ang in-invite ko. Doon po ako na nawindang sa mamahala. May mamahala talaga, yan. Yan, gawan po ng paraan, baka po, what we mean, hindi makapasok po. Ibuka lang po ng gusto yung kanilang cellphone. Eh, si Coach Rio talaga, kapag mga ganong usapan talaga, nag-iibang anyo to, no? Yan guys, ulitin ko po. Yan, good morning, good morning, good morning po sa lahat. Yan, huwag kayong mahihiya ha. And konting paalala lang po lamang, tayo po ay magkakaroon na abangan po natin ang napakagaling po talaga namang humahataw ito. Yan, we have a Q&A after our sharer. Ganon. Ibuka ang cellphone para makapasok lahat ng pera sa portal. Ganon yon. Yan, again. Maraming salamat po. Grand Upline. Tots Damasco. And guys, kahit ako po ay namamahala. Ay, talaga yung namamahala, no? Yan, wala kayong choice kasi ako talaga yung magdadaldal ngayon. Okay. At pipilitin kong makontrol ang inyong mga microphone. Ganon. Yan. Kung maaari po lamang, paki-off ng inyong mic mamaya, lalo na kapag ang ating tagapagsalita, ang ating speaker and ating sharer ay mag-i-explain na po kung anong negosyo ang ating ipinasok. So para po maiwasan ang distraction, yan, mag-off po ng mic at mag-open po ng camera. At paalala po lamang, huwag kayo mag-open ng camera kung mangungulangot lang po kayo, ha?
Kasi hindi lang po ako moderator dito. Oo, CCTV rin po kayo. Baka sa pangungulangot na yon doon po kayo sisikat. Ganon! Yan, happy lang, happy lang. Alam ko ang buhay natin hindi pa normal. Wag nating sabayan ang mga nega. Wag nating sabayan ang problema. Dapat sumabay tayo sa tok-tok. Ang tok-tok parang virus. Ang bilis-bilis kumala. Tama ba? Okay, yan, nakikita ko na pong, Diyos ko po, nagtabi pa talaga sila, my God. Ay, alam nyo po ba, wala po talaga akong tulog. Tapos sabi ko, napakaganda ng ating speaker at sa ating sharer ngayon. Na ayoko namang magmumukhang marumi, no? So talagang kahit na mahapdi po yung aking mga mata, talagang pinilit ko, Diyos ko, dinaan ko na lang sa contact lens. Yan, gusto ko lang pa-shout out yung ating napakaganda rin, na napakahinhin pala nito pag nagsasalita si Coach Piagol Chong. Congratulations po. Oh, medyo umangat po ang kaluluwa ko, Coach, nung nakita po kitang, or napapanood po kitang nagsishare, dahil English speaking po, sabi ko parang, ay, Diyos ko talaga. Yan. Sa mga bago po dito, guys, paalala lang, hindi lang po tayo sa Pilipinas na mamayagpag, ha? Hindi lang po sa Pilipinas o kung saan saang bansa. Alam mo bang lahat ng bansa, eh, meron tayong membro na talaga namang humahataw pagdating sa kitaan. Ayan, ang dami na mga, ano, no? Yes, 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 ang dami nating bago. Actually, kagabi, kaya hindi ako nakatulog. Diyos ko, ang dami na namang nababaliw. Coach Jam, ano ba yung tok-tok? Ano, magkano ba yan? So, eto asahan ko, sabi ko, di baling walang tulog, basta may 5 gyaw lang. Hoy! Ayan, syempre, ang kagustuhan ko lang po doon is makatulong din po. Kasi, uulitin ko po, kami po mga performer ay talagang walang ayuda. So talagang talagang ini-invite ko sila, ini-encourage ko sila na magnegosyo na lang, at least nasa bahay lang. Tama ba? Yan, meron na rin po akong nakikita dito. Abay, napaka-hot din po. Ayaw din po magpatalo sa akin. Ma'am Sandra, good morning. Alam mo, ang... ang dream team ngayon na napapansin ko habang tumatagal, paganda ng paganda at pabata ng pabata yung ating mga miyembro, no? Tama ba, Coach Sheng? Oo, kaya hindi pwede mapag-iwanan talaga nga. Kung kinakailangan natin lumaklak ng omni-feet at saka glute-feet, araw-araw isang bote, pwede ba yun? Ayan, guys! Bago po tayo mag-umpisa, since... sobrang ready na po yung ating speaker. Yan, shout out po. Advance na advance po eh. Yan, ito yung napaka-alerto na coach talaga. Yan, from Coach Cynthia Medina. Yan, shout out naman po sa new franchisee under my team. Yan, Miss Verna Galliardo. Palakpakan natin yan. Yan, and of course, congrats po sa ating... ang alam ko, bago din po ito. Bago ba ito? Ayan. Ang nagpasok po nito ay si Coach Luchi Gabriel. Congratulations. Yan, ulitin ko sa lahat po ng bago natin. Welcome to the good life. And of course, hindi magpapahuli yung aming team payaman. Yan, congrats po sa aming new franchisee ng Tok Tok to Miss Christine Joy Lucena from Quezon City. Congrats po kay Coach Jomar Uton. Yan. Congrats, congrats. Yan, sa mga maraming nagtatanong dyan, yan, mag-relax po kayo at ulitin ko, bago po tayo mag-umpisa ng Q&A, maghanda na po ng papel at saka ballpen. Yan, makinig ng mabuti para hindi po paulit-ulit ang tanong, no? Ayan, para din naman po ito sa atin, para ikaka-improve ito sa ating mga sarili bilang negosyante. Are you ready, guys? Woo! Hinihintay kong kumain muna si Coach Rio eh. Gutumin muna natin bago tayo mag-umpisa.
Katatapos lang, Coach Yan. Ay, natalo tayo doon? Oo, pinaghandaan pala. Maaga kami nagdi-dinner, si... Ay, azat. Kaya pala, kapag mga ganitong oras o maya-maya lang, no, mag... pamilty na lang, pamilty-milty na lang. Mamaya na po ako magbabasa. Yan, gusto niyo ba nga umpisa na po natin ang ating business presentation dito po sa mga ano, dito sa ating mga bisita. Meron po bang hindi pa po member yung na-invite lang po, yung nag-guest lang po? Meron po ba dito or lahat po member niyo? Pa-shoutout po sa aking guest, Sandra. Ay, hi po, good morning. Yan, sa ating mga guests, no, yung mga hindi pa po member, ito po, ayon pa lang po, i-congrats po na po kayo dahil tama po itong napili niyong oras, napili niyong bigyan ng panahon. Dahil ito po ay sisiguraduhin ko po sa inyo ay ito po ang magpapabago po talaga sa inyong pagkatao. Dahil lahat naman po tayo may pangarap. Pero merong pangarap na hanggang salita at pangarap na lang talaga, walang action. So kapag nandito na po kayo, sisiguraduhin ko po sa inyo, mababago niyo ang inyong mindset dahil lahat ng pangarap niyo ay matutupad po dito. Okay, we are already 111,000 plus sa ating Facebook Live. Okay guys, tatawagin ko na po ang ating speaker ngayong gabi. Yan, siya po ang mag-i-explain at magsasabi or magpapabukas ng iyong isipan kung ano o bakit nga ba tayo nandito ngayong gabi. Siya po ang magsasabi kung ano nga klaseng negosyo ang inyong pinasok or inyo palang papasukin. So guys, our speaker for tonight, she is originally living in Isabela, but she is living in Singapore already. Pero kahit nasa Singapore ito, ay talaga namang humahataw ito sa kitaan. Isa na po ito sa mga car achiever incentive yan dahil tayo po ay maraming nakaabang Char. Na mga free o mga libre, mga previous ganun sa company yan. Car achiever na po ito, not once but twice. Food Hub Honor ng Isabela. Nakapagpatayo ng mansyon sa kalagitnaan ng pandemya. Ito yung pinakamagandang pakinggan, no? Kasi ang daming nagkukumahog ngayon. Ilang taon na ba tayo? Halos 2 years na. No? Parang advanced na ko masyado. Ang tagal na natin yung nagsasuffer, pero andito tayo kumikita. So, we are so blessed. Iyan, nakapagpatayo ng mansyon sa kalagitnaan ng pandemya. Ang SPO5 ng Dream Team, walang iba kundi si Miss! Woo! Shirley Shengsheng! Ramuran! Palakpakan naman na, palakpakan natin yan, coaches. Good morning, coach! Good morning, everyone! Good morning po. Ayan. So, ito lang, may maingay. Coach, pwede bang ipasa mo sa akin yung ano, yung host? Kung ikaw yung host? Para po matanggal natin yung mga ano, maingay. Kasi pag maingay po kayo, matatapos tayo dito bukas na ng umaga dahil every time na may ay DM ang host. Ay oo, hindi niya pinasa. Opo. Patay tayo nito. Ayun, okay na. Ako na. Ayun. Po. Okay po. Yan. Kasi every time po na makakarinig ako ng distraction. Naku, magpapakilala po ulit ako. Gusto niyo po ba 'yon? Paulit-ulit po akong magpapakilala sa inyo. Paulit-ulit po akong babalik sa simula. Ayan. Babati po ulit ako sa inyo na magandang umaga, magandang araw. Gusto niyo po ba yun? Ayan. So, alam ko ayaw niyo kasi gusto, dahil ngayon, gusto niyo po matapos agad-agad dahil alam ko excited po kayo dito. Okay? So,
Salamat-salamat po sa napakaganda at napaka-sexing modulator. Talaga namang ang ganda eh. Hindi ka po pwedeng magpaganda pag si Coach Melanie yung modulator mo. Ayan, sabi nga po ni Coach Jam kanina po, ako po ay isang SPO5. Okay, SPO5 po ako. And, yun. So, OFW po ako for almost 12 years. 2008 po ako nandito eh. 2008 po ako nag-start na umalis sa ating bansa. So, pabalik-balik lang po. So, matagal-tagal na rin po akong house manager. Yan. House manager, in short, katulong. Pinaganda ko lang po. Pero I'm proud naman po dahil dito, ayan, nakilala ko po yung negosyong ito. Dahil dito, nakilala ko po itong i-share ko po sa inyo na napakagandang opportunity. Pero bago po ako mag-start sa ating ilan ba tayo, Coach Jam? Ayan, sa ating 1 million, hindi ko mabilang, basta 1 million na uy, naka-mute si Coach Jam. Coach, mag-mute ka na lang. Ayan. Thank you. Kasi minute ko silang lahat para po walang ano, para hindi po ako babalik-balik ng una. Ayan. So, bago po ako mag-start sa mga million, pwede po bang ano, alam ko yung mga iba dyan medyo antok-antok, pwede bang ano, mag-start ako sa isang kwento. Ayan. Kwento muna para naman pampagana. Pero itong kwento na to, magbubukas po sa isip nyo. Kailangan ito pala yung gagawin ko. Okay? So, mayroon tayo isang negosyante. Ang pangalan niya po, si Mr. Ott. Ayan. So, mayroon po siyang dalawang pinagkakatiwalaang tauhan. Si Juan at saka si Pedro. Ngayon, sabi niya, kailangan niya kasi ng magbukas. Mayroon siyang ibubuksan magandang negosyo. Kaso nga lang, hindi niya alam kung paano niya i-introduce sa mga tao sa Africa. Okay? So, kailangan na i-introduce yung sapatos. Nga lang, eto, sabi niya, papuntahin ko muna si Juan. So, pinapunta niya, tinawagan niya si Juan, sabi niya kay Juan, Juan, punta ka sa Africa. Kasi doon, sabi niya, ipapakilala natin yung bagong, ilalaunch natin doon yung bagong-bagong sapatos natin. So, pumunta sila, si Juan, excited naman siya. Okay? So, excited naman si Juan na pumunta sa Africa. Nga lang, nakita niya ngayon yung mga tao sa Africa, hindi marunong magchinelas. Alam niyo yung daig pa yung sinaunang panahon na hindi marunong magchinelas, hindi marunong magsapatos, at hindi nila alam kung ano yung salitang chinelas. Ang sabi ngayon ni Juan, agad-agad, sabi niya, paano ko ba i-introduce ito? Eh, ni salitang chinelas nga, hindi nga niya alam. Paano ko ba i-introduce ito? So, balik agad siya sa Pilipinas, sabi niya, Boss, paano po nila maiintindihan or paano po natin i-introduce yung negosyo natin, eh yung salitang chinelas mismo, hindi po nila alam. So, ay, ibig sabihin yun, sumuko na siya agad. Ngayon, sabi ng boss niya, sabi ni Mr. Ott, hindi po pwede to. Kailangan kong i-introduce yung bagong-bagong sapatos. So, tinawag niya ngayon si Pedro. Sabi niya, punta ka ngayon, tinawagan niya ganito. Tapos, sabi niya, punta ka sa Africa. Tapos, i-introduce mo ngayon yung bagong line natin. Tawang-tawa si Coach Rio. Yan. Tapos, di eto ngayon. Excited naman si Pedro. Sabi niya, makapunta ako sa Africa. So, pumunta ngayon sa Africa si Pedro. Nakita niya ngayon yung mga tao. Hindi marunong mag-chinelas. Hindi alam kung ano yung word na. Yung sinuunang panahon. So, sabi niya, eto na. Sisikat kami yung magpapakilala dito ng chinelas or yung brand ng sapatos namin. Kasi tuturuan namin yung mga taong mag-chinelas at magsapatos. Ayan. So dahil doon, tinuruan niya yung mga tao. Tinuruan niya. Excited siya. Bumalik. Boss, kikita tayo ng malaki doon. Kasi yung mga tao doon hindi marunong mag-chinelas. Tuturuan natin silang mag-chinelas at magsapatos. So yun. So doon, tinuruan nila yung mga taong nag-chinelas, nag-sapatos and everything. So, doon kumita sila ng nada. So, ano yung moral lesson doon? Yung dalawang tao, tayo na naka-attend ngayon dito ngayon, dalawa lang klase yung taong nandito sa Zoom meeting na to. Tama ba? Yung positive at yung negative.
dito ngayon papasok na, alam niyo po yung i-introduce ko pong negosyo sa inyo, kahit po gaano kaganda, kung negative po yung nakikita niyo, hindi niyo po makikita kung ano, kung paano po kayo mag-grow dito. So dapat pala, maging positive po tayo. Buksan po natin yung puso at isip natin para po maintindihan natin itong negosyong aking i-share sa inyo. So okay. So eto ngayon yung negosyo. 'Di ba? Ano po ba yung ano po ba yung patok ngayon? Ano ba yung new normal ngayon? 'Di ba online? Online negosyo kasi ngayon bawal lumabas. Bawal lumabas, bawal kung saan-saan mag-malling or bawal mamasyal o bawal makipag-meet sa mga tao. Kaya naman, ang online negosyo 'yan yung patok na negosyo ngayon. Kung saan dito iikot yung negosyong aking i-introduce or aking i-discuss sa inyo. Kasi dito sa online negosyo na to, mapa-doktor ka, mapa-teacher ka, mapa-sino ka man, mapa-estudyante ko or tambay ka, pwedeng-pwede ka dito. Bakit? Kasi hindi na po tatanungin kung ano yung natapos mo. Hindi na po tatanungin kung anong meron ka. At hindi na po tatanungin yan kung ano yan yung sinasabi sa'yo. Tell me about yourself after 5 years in company. Diba dito, hindi na po kailangan, hindi ka na po kakabahan kung paano ka sumagot sa interview mo. At dahil dyan, alam ko, ito po yung rason kung bakit nandito ka ngayon sa Zoom na to. Tama ba? Dahil your tok-tok. And your tok-tok journey starts now. Alam po natin ngayon, sa panahon ngayon, kasagsagan pa rin po ng COVID or kasagsagan pa rin po ng pandemic. Ito po ngayon yung rason kung bakit maraming tao ang nagsasuffer sa paghihirap. Yung mga dating mayaman, yung mga may kaya niya, naghihirap pa rin. Naramdaman nila yung hirap, naramdaman nila yung struggle. Tayo po, yung mga mas lalo na yung mga mahirap, naging mas lalong mahirap. Kasi dahil sa COVID-19 na to. Dahil sa COVID-19 na ito, nagkaroon ng lockdown. Nagkaroon ng MECQ, ECQ, lahat na ng Q kung ano-ano nang lumabas ng Q dyan. Lumabas na. Bakit? Kasi po, alam nyo yung iba't per sector, meron na silang iba't ibang na hindi na pwedeng lumabas. Kailangan dito ka lang. At dahil dyan, grabe, nahirapan talaga yung mga tao. Kahit po may sarili kang sasakyan, hindi ka po pwedeng lalabas hanggat wala kang travel pass. Kahit po, lalong-lalo na yung mga public transportation, wala talaga. Kaya naman ang mga tao laging naging mahirap. Eto ngayon. Alam natin, nasa kasagsagan, may pandemic man o wala, eto yung mga importante sa atin. Tama ba? Yung mga food, yung mga pagkain. Kasi eto yung pang-araw-araw na nangangailangan ng mga tao. Kailangan nilang kumain, lalo na ngayon, wala nang ibang ginagawa mga tao, kundi umiikot sa bahay, kundi kain. Kaya maraming lumobo. Ayan. And of course, yung pangkalusugan. Kasi nga naman, ang problema nga natin is COVID, which is yung virus. So kung hindi po nila kayang pangalagaan yung immune system nila, mas madaling papasok yung virus sa katawan nila. So, kailangan natin ngayon ng vitamin C. Yan, pampalakas ng immune system. And of course, isa ito sa napaka-importante, ang pera. Pera. Sabi nga nila, alam ang sabi nila, masaya daw sila basta buo yung pamilya nila. Pero ang totoo niyan, paano sila mabubuo yung pamilya nila kung naghihirap naman sila? Yung pera, magugutom yung pamilya mo. Masaya ka ba? Siyempre, masakit sa kalooban na makikita mo yung pamilya mo. Nagugutom dahil wala na kayong pera. So, kailangan mo ng pera pambili ng pagkain. Kailangan mo ng pera pambili ng pampalakas ng immune system. At kailangan mo ng pera pambili ng load, pambili ng pambayad ng mga internet, pambayad ng mga judit mo. Tama ba? So, itong pera na to, itong tatlong ito, ito yung kailangan ng mga tao. Kaso nga lang, itong pera na to, ito yung rason kung bakit naghirap yung mga tao. Kasi ang daming nagsarang mga establishment. Okay, so ano-ano ba naapektuhan ba? Ang dami. Example na lang yung salon. Yung salon, yung hotel, yung gym. Grabe. Honestly po, ako po may salon. Until now po, apektado po yung salon ko. Promise.
Diyos ko, kung hindi, kung alam nyo yun, yung mga yan, yung mga ganyan, yung mga salon, yung mga hotel. Alam natin yung hotel, okay. Isa lang napakalaking example yan, yung Shangri-La Hotel, na matagal na yan namamayagpag, pero nung panahon ng pandemic, nagsara kasi wala naman tourism eh. Walang pumapasok sa bansa natin, kaya naman apektado po sila. And itong mga gym na to, grabe. Nagsara din yan kasi hindi po pwede yung magkakalapit ng mga tao. At dahil po dyan, hindi lang po dyan sa Pilipinas, baka kala nyo dyan lang sa Pilipinas naghihirap. Hindi po. Kahit din po dito sa ibang bansa, kahit din po dito sa amin, ramdam po namin. Ramdam din po. Kahit na yung amo ko, ramdam niya. Why? Ito po nagpapatunay. Kasi yung amo ko po, buong mundo meron po siyang negosyo, pero sabi nga niya, 40% na lang ng negosyo niya ang nag-o-operate. Yung pabrika po niya ng Bangladesh at saka India, sarado na rin po. Ilang tauhan niya ang nawala, ang na-layoff, ang dami. Sa Bangladesh na lang, more than 300. Grabe. More than 3,000, I mean. So, ganun kalaki yung epekto sa kanya. Sa kaya naman, kaming mga OFW, alam ko related, masaya ka pa rin kapag ikaw nandito ka sa Zoom ko at nasa ibang bansa ka kasi hindi ka sa isa sa mga na-layoff. Kasi, noong panahon ng pandemic, ang daming na-layoff. Tama ba? Ang daming umuwi sa Pilipinas. Kung kami noong mga OFW, grabe, tuwang-tuwa kami pag umuwi kami. Pagkabook pa lang ng ticket namin, tuwang-tuwa na kami yung mga iba. Hindi na makatulog kasi excited na. Yung lalanding pa lang, Diyos ko, ano yung mangyak-yak ka na kasi pauwi ka na, maaapakan mo na yung bansang Pilipinas. Pero itong mga kapwa OFW namin na napauwi, alam niyo yung ramdam nila, yung kaba, yung takot, yung pighati. Alam niyo yung walang kasiguraduhan kung kailan sila babalik ulit. Walang kasiguraduhan kung may trabaho pa o kampanya pa silang babalikan pag nag-open na yung bansa nilang dating pinagtratrabuhan. Kasi naman talaga namang apektado. So, congratulations mga kapwa ko OFW na nasa may trabaho pa kasi hindi po kayo naapektuhan sa pandemic kasi nandyan pa kayo sa work nyo. So, kahit po, at tanggalin na natin yung mga malulungkot na yan, dito naman tayo sa masasaya. Okay, so kahit po may mga ganyan na nangyari sa mga kapwa natin, mga OFW, sa mga iba't ibang nagsarang mga negosyo, syempre, sabi nga natin, in every crisis, there's always an opportunity. Hindi po pwede na pag may nagsarain, wala nang magbubukas. Sabi nga nila, there's always a rainbow. Kaya naman, may mga nag-trending na mga negosyo. Eto ngayon, pag, sabi ko kanina, pag ang negosyo mo is may kinalaman sa food processing o pagkain, grabe, napakaswerte mo na. Kasi dito sa pagkain na to, ito na yung pangunahing pangangailangan ng mga tao. Proof, ito. Di ba nung sinabing may lockdown, saan kaunang tumakbo? Saan kaunang tumakbo? Di ba sa supermarket? Di ba sa hypermarket? Di ba sa groceries? Alam ko yan dahil isa rin po ako dyan. Kahit gabing-gabi tumakbo po ako sa supermarket dito sa Singapore. Why? Kasi natatakot ako wala akong ipakain sa mga amo ko. Natatakot ako na baka mamaya biglang magsarado, wala na. Naranasan ko din na wala ng kahit na toilet paper, wala na eh. Kahit bigas, wala na. Kailangan mong bumili ng maliit. Bakit? Kasi yung mga tao nag-panic buying na. Ganyan po ka-importante yung pagkain. Kasi yung mga iba, imbes na yung mga iba ang binibili pang one week, hindi na. Bumili na po sila ng pang 3 months. Kaya ganyan, nagkaubusan noon ang mga laman ng ating mga supermarkets or yung mga groceries. And next, syempre, pag ang negosyo mo may kilalaman sa pampalakas ng immune system, ang saya mo. Why? Kasi nga, ang mga tao takot na ngayong magkaroon ng COVID. Kasi sabi nga nila, pag nagkaroon ka ng COVID, grabe, kailangan mo ng malaking halaga. Kailangan mo ng daang-daang libo kasi doon pa lang sa ICU pa lang malaki na yung gagastusin mo. Tama ba? Kaya naman yung mga tao takot na magkaroon ng COVID o madapuan man lang ng COVID na sinasabi natin. Kaya naman, itong mga may kinalaman like mercury drug, mga generics, mga kahit na ano, kahit maliliit lang yan, generika man lang, talagang nagpatok yan. Example na lang, yung alcohol na hindi natin pinapansin nun, tama?
Pero nung nagkaroon ng pandemic, kahit na mapakalit na alcohol, binibili natin yan. Tayong mga babae, nung una, pag lumalabas tayo, nung unang nilalagyan natin sa bag natin? Makeup, lipstick, tama ba? Cellphones. Ngayon, hindi na po pwede yung mauuna. Ang uunahin natin, wet wipes. Ang uunahin natin, alcohol or sanitizer. Kasi tayo, natatakot na tayo na baka yung hawakan natin, paglabas natin, ay hawakan ng positive. Mamaya pati ikaw mag-positive. Tama ba? So, ibig sabihin pala dito, kailangan mo mag-ingat. So, kailangan mo pampalakas ng immune system natin. At dahil po, sabi ko kanina, bawal lumabas, nagkaroon ng ECQ, MECQ, meron tayong lumabas na lalo. Alam nyo yun, noon uso na ito. Kasi noon, bumibili na tayo sa mga Shopee, sa mga Lazada, pinapadeliver na lang. Pero ngayon, nung panahon ng pandemic, grabe, mas lalong lumakas ito. Mas lalong lumakas. Why? Kasi nakikita nyo naman yan. Yan dyan yung Gogo, Foodpanda, Grab, Lalamove, Ninja Van, Shopee Express, grabe. Nandyan lahat sila. Pero dito, sa apan po ng pagsasalita ko or apan po ng explanation ko, meron po tayong ihilera dyan. Actually, hindi lang ihilera, kundi nangunguna na siya. Kung dati, lahat yan lang nakikita mo, ngayon may idadagdag tayo, at hindi lang idadagdag, kundi siya ngayon yung nangunguna sa mga nakikita nyong mga delivery service na yan. Siya yung pinakauli, pero ngayon siya yung nangunguna at pinakamainit na pinag-uusapan ng bayan. Pero bago ko po ipagpapatuloy yan, sasabihin ko po muna sa inyo, welcome to the good life. JC, welcome to the good life. Why po? Kasi po dito, pag nandito ka na po sa company na to, grabe, mabe-bless ka talaga. Mabe-bless ka at talaga naman nasa good life ka. At yung mangyayari sa'yo, napakaganda. Kasi nasa right company ka na. Nakikita niyo po yung nasa taas, JC. JC stands for, syempre, yung may-ari ng company. At hindi po ako proud na proud po akong ipakilala po sa inyo, yung J stands for Jonathan So. Yung Jonathan So po, siya po yung pinaka big boss pa namin. Siya po yung presidente at syempre siya po yung puso ng company. Sabi nga po ni Boss Joe, just don't give up and I will fight with you until you succeed. Grabe, paglalaban daw niya tayo. Kaya naman, dapat kumapit tayo kasi sila lang naman yung magbibigay sa atin ng napakagandang opportunity. And of course, nandyan din po yung utak ng company. Yung utak ng company na kung saan nandyan po si Boss Carlito Makadangdang stands for C. Siya lang naman po yung pinaka-pogi at grabe, dimple pa lang, mai-inlove ka na. Sabi nga ni Boss Carl, will make it a part in my life missions to make your life better. Kaya naman, napakaswerte mo kasi itong mga yung mga big boss namin may puso at isip. Grabe yung company na to, may isip na may puso pa. Kaya naman lahat ng blessings nila, binapamigay nila. Kumbaga pinishare po nila sa mga gustong ma-sharean din ng blessings nila. And alam nyo ba, nung kasagsagan ng pandemic, yung mga ibang company nagsasara, pero tong dalawang to, tong batang-batang ito, grabe. Sila lang naman po yung inawardan ng Most Outstanding Global Entrepreneur of the Year. Grabe no? 2020, kasagsagan ng pandemic, pero, andyan sila. And hindi lang po yan, nandyan din po yung MLM Company of the Year, which is, nandyan po yung JC. Ayan po yung mother company namin. Okay? So, hindi lang po yan. Yung MLM or yung mother company po namin, siya po yung nandyan po nakapaloob yung health and wellness and beauty namin. And of course, hindi pa dyan nagtatapos. Kasi nandyan din po yung franchise company of the year. Grabe. Na kung saan nandyan yung Shomai King. Yung Shomai King na to, nandito nakapaloob na din dito yung ininegosyo mo. Yung mga nakikita mo ngayon, yan yung ininegosyo mo. And of course, hindi lang po yan. Hindi lang po yan yung company ng dalawang batang-batang bilyonaryo na to, na kung saan nandyan din po yung Cloud Panda. Yung Cloud Panda po, tignan nyo naman kung sino yung mga partners nila. Nandyan si JC, nandyan si Pure Gold, nandyan si Rolls Royce, nandyan si Ferrari Philippines, nandyan si JC University,
Mactan, Cebu International Airport, nandiyan si Primark, nandiyan si Potato King, nandiyan si Katonying. Of course, nandiyan din po yung Cherry Mobile. Nakikita nyo po, napakalaking company yung mga yan. Nagtiwala po sa Cloud Panda. Kila Boss Joe, tayo pa kaya? Tama ba? Kung yung mga mabibigating mga company na yan, nagtiwala sila. Very proud ka na. And of course, proud na proud ka. Eto pa, yung the Mindanao Daily Mirror. Yung the Mindanao Daily Mirror po, nakikita nyo since 1950. Pero sasabihin nyo, Misheng, ang babata pa nila since 1950, yes. Diyan mo po makikita kung gaano ka-stable yung dalawang may-ari. Kasi kayang-kaya nilang bumili ng ganyang katatag na o ganyan ng katagal ng negosyo. And, of course, yung dahilan kung bakit ka po nandito, nandyan po yung pinakabago, pinakauna, at pinaka talk of the town. Nandyan po yung Tok-Tok, which is ang Tok-Tok, ang online franchise operator delivery service. Hindi po ito traditional, kundi ito po ay online delivery service na kung saan gamit mo lang yung cellphone at internet mo, pwede kang kumita dito kahit nasa bahay ka lang, kahit nasa Pilipinas ka na, kahit nasa ang sulo ka ng mundo, pwede ka dito. So, eto na. So, kung makikita mo po dyan, nandyan niyo po yung iba't ibang kulay, i-helera natin kung hindi po ko... Eto, very proud ka kasi nag-start lang po ito nung June. Nag-start lang po ito nung December, pero ngayon, ilang buwan pa lang, siya na po yung nangunguna sa mga nakikita nyong mga delivery service na to. Okay, kasi lahat po ngayon pinapa-deliver na. Tama ba? Basta pagkain pinapa-deliver na. Yung mga tao ngayon mahilig nang magpa-deliver kahit yung mga grocery, yung mga pinamalengke, pinapa-deliver na yan. At syempre, yung mga favorite nating pagkain ngayon sa restaurant kasi po, karamihan sa atin bawal lumabas. Kagaya po ngayon dito sa amin, hindi po pwede ng dine-in. So, lahat take-out. Kaya naman, pati yung mga favorite pagkain sa favorite restaurant, pinapa-deliver na rin po. Ayan, lahat na po pinapa-deliver. Actually, pati po mga sapatos, may mga sariling shoplink na rin. Hindi po nyo po masasabi na pandemic, hindi pa rin, marami pa rin pong namimili na mga in na mga sapatos. Ayan, pati po mga gadgets. Kasi po yung mga tao dyan na lang umiikot ngayon. Mga gadgets, mga cellphone, mga TVs, ganyan po. Lahat po, mga laptop, pinapa-deliver na. And of course, nandyan din po. Sabi ko nga po sa inyo kanina, nagkaroon ng pagsasarado o hindi pwedeng pumasok ang buong empleyado ng isang company. So, pati documents po, pinapa-deliver na. At syempre, yung mga nanay, yung mga lolo, yung mga tita, wala nang ibang pag-ibangan kundi mga halaman. So, ngayon, pwedeng-pwede na pong ipa-deliver pati halaman. Yung mga halaman po, basta pumabalot lang po ng maigi, pwedeng-pwede na pong ipa-deliver yan. So, lahat na, pinapa-deliver na lang. Kulang na lang, boyfriend, ang ipa-deliver para sa'yo kung wala ka pang jowa. Ayan. So, sasabihin mo, grabe, ang daming naglabasan. Ang daming naglabasan ng mga delivery apps. So, magkano kaya yung kinikita nila? Alam niyo po ba na si Grab, si Lalamove, at saka si Mr. Speedy, grabe, kumikita po yan, yung mga riders po, kumikita po yan ng 80% at 20% sa operator. Ayan, halimbawa po, si Lalamove, meron po siyang booking na 100. So, automatic po yung 80 pesos mapupunta po kay rider and yung 20 pesos mapupunta po kay Lalamove. Siyempre, si Grab din po, meron po siyang delivery. Si Grab po, nagkaroon po siya ng 200 bookings. Yung 160 po mapupunta po kay riders, yung 40 pesos po mapupunta po kay operator. And of course, nandyan po si Mr. Speedy. Si Mr. Speedy po, meron po siyang delivery na 250. Ayan. So yung 200 mapupunta kay rider, yung 50 po mapupunta po kay operator. So ganyan po yung kitaan ng mga operator. Si rider po, 80 pesos. Or 80% mapupunta po kay rider and then yung 20% po mapupunta po kay Grab, mapupunta kay Lalamove or mapupunta po kay Mr. Speedy. Ayan. So magtataka ka, Misheng, bakit
ako naman po yung namunan. Kami po yung nagpatayo ng delivery service na yan. Bakit 80% yung dun sa rider at 20% sa operator? Kasi po, yung mga rider, sila po yung napapagod, sila po yung nagpupuyat, sila po yung pinagpapawisan na uulanan para po mag-deliver. Kaya naman po, karapat-dapat lang naman po na sa kanila yung 80%. Kasi yung 20%, ikaw as an operator, wala ka namang gagawin eh. Tama ba? Nandiyan ka lang sa loob ng bahay mo, hayahay. Naantay mo lang yung kita mo as an operator. Eto, halimbawa, magkano kaya yung kinikita ng isang delivery service na yan sa isang buwan? Silipin nga natin kung magkano yung kinikita nila. Okay, eto, bibigyan natin kayo ng example. Okay, so syempre, hindi po natin masasabi kung ilan yung rider ni Mr. Speedy, ni Lala Move, or ni Grab. Okay, syempre, pag yan isang company, maliit na po yan yung 1,000 na riders. Tama ba? 1,000 na riders, maliit po yan. Pero bibigyan ko po kayo ng 100 na riders lang. Okay, 100 na riders lang kasi pag 1,000 na hindi na kaya ng power ko na computing yan. Syempre, 100 mo na. Okay, so 100 riders times 150 delivery fee per transaction, ha? Andyan na yung maximum kasi hindi mo naman masasabi may 100, may 200. So, yung maximum na natin. Andyan na tayo sa gitna. 150. Okay, times 20. Times mo yung 20% mo as an traditional operator. Grabe. Kikita pala sa 100 na riders. 100 na riders lang ha. Take note, 100 riders lang. Okay. 60,000 per day. Pwede? Pwede. Kasi hindi mo naman masasabi na yung Grab, yung mga operator na yan. Libo-libo po yan ang riders po na mga yan. So 100 pa lang, 60,000 na. So times mo yan ng 30 days. So yung operator pala, pwedeng-pwede pala silang kumita ng 1.8 million per month. Grabe, no? Grabe, nakakalula. Million. 100 riders lang yan. E libo-libo yung riders na. Okay, sabihin na natin. Sa 100 riders na yan, tanggalin mo na yung 800 expenses. 1 million, okay na ba? 1 million, grabe. Milyonan pa rin yan. Napakalaki pa rin yan. Okay. Sasabi mo, ay, ang ganda pala. Okay na okay pala magpatayo ng isang traditional service, delivery operator service. Grabe. Gusto ko rin yan. Pero, alam nyo po ba, nag-research po kami kung magkano po yung kailangan mong ihanda kung paano ko po magkaroon ng ganitong delivery service na to. Okay. So, maghanda ka lang naman po ng 30 million. Para saan po yan? Para po yan sa application and software development. Siyempre po, delivery service yan. Okay? So, kailangan mo po may application at software development. And syempre, hindi naman po pag meron ka ng software and development, hanggang dun na lang po yun. Hindi po. Kailangan mo pa rin po ng maintenance. So, mag-prepare ka ulit ng another 15 million for your maintenance. Okay? So, Michelle, okay na. Meron na akong 65 million. Okay na ba? No? Kasi hindi mo naman pwedeng gawin yan mag-isa kapatid at hindi mo rin po yan pwedeng gawin sa bahay mo lang. So, kailangan mo ng opisina. Opisinang malaki. At hindi lang po opisina. Siyempre, kailangan mo po ng mga IT na magagaling at IT na maabilidad para po maganda po yung software mo. Para lagi ka po updated. So, hindi lang po lima, kundi napakarami pong empleyado. So, ibig sabihin dyan, may rent ka pa, meron ka pang mabayaran mga bills, and mga empleyado mo, kailangan mong bayaran. Kailangan po nila ng sahod, ng mga bonus. So, kailangan, all in all, sabihin na natin 80 million. 80 million, grabe, no? Ang laki pala, Michelle. At yes po, malaki talaga. Pero sabi ko nga po kanina, hindi po basta-basta ito. Pero ang good news, andito na. Andito na yung pinakabago at pinakauna at online operator delivery service na kung saan hindi mo na kailangan maglabas ng milyon-milyon. Okay ba? So bago po ako magpapatuloy, aalamin muna natin kung ano itong TokTok. Ang TokTok na to is the newest delivery partner designed to make your delivery is easier without the hassle of going out. Kasi nga, bawal lumabas. Kasi nga po,
naka-ECQ na ka, MECQ yung iba dyan, hindi na po basta-basta lumalabas. Take note, hindi na po basta-basta ang lumalabas. Kaya naman, eto na yung negosyong napapanood na kahit nasa bahay ka, kahit nasaan ka man lupalop sa mundo, pwede ka pong kumita. And eto na, mag-start na ako. Kung kanina, sabi mo, hindi ka na siguro mapakali. Sabi mo, Diyos ko, milyon. Sana kukukuha ng milyon na to. Grabe naman to. Aalis na lang ako, wep. Huwag ka munang aalis kasi eto na. Eto na yung good news namin na kung saan hindi mo na kailangan mag-spend ng milyonan. Mag-spend ka lang ng 58,888 all-in na yan. Hindi mo na kailangan magpatayo ng sarili mong company, hindi mo na po kailangan mag-hire ng mga magagaling at maabilidad na mga IT at hindi ka na po magrerenta. Kundi, andito na po. Nandito na po lahat sa 58,888. Okay na ba yun? Okay na. Kasi hindi na po milyon yan. Tama ba? Ang laki na. Ang laki na nang nabawas dyan. So, ipapamit ko po sa inyo ang ating ambassadors. Ang ating ambassadors na kung saan nandyan si Aldab. Grabe, kinikilig. And of course, hindi lang po yan. Nandyan din po yung King and Queen of Hearts natin na kung saan si Tok Tok lang naman po ang nagpasama sa dalawang pinakamainit na love team sa Pilipinas. Sabi nga po nila, hindi ka po Pilipino kapag hindi mo kilala yung dalawang love team na yan. Alam ko, kinikilig na yung mga iba. Yan. So, yan. So, eto pa, since po nandyan ka po, since po hindi ka po umalis, sabi mo, sige, 58,888 na lang. Ang liit na, grabe, ang laki ng discount ko. Eto pa yung pinaka na. Kasi, nag-stay ka until now, eto, 17,888 na lang po. Naka-promo po tayo until Monday. Ayan na lang po yung ilalabas mo. Pwede na? Pwede na. Tama ba? Kasi hindi na po milyon, hindi na po 100,000, hindi na po 58,000, kundi 17,888 na lang po yung ilalabas mo. All in na po yan. Lifetime pa. Grabe. And of course, hindi po yan lifetime na 17,888 kasi po, naka-limited time promo lang po ito. Yes po, sabi ko po lifetime. Lifetime po yung kitaan mo dito. Pero yung 17,888, hindi po yan forever. Hindi po lahat may forever, sabi nga namin. Kasi ito po ay franchising po. Si franchise po, tumataas po yan. Ayan, yung forever mo lang yung kitaan mo. Kaya napakaswerte ka. Kasi pag naglabas ka na ng 17,888 mo, congrats, may forever na. Kitaan ka na, may lifetime ka na, napakaswerte na. Ayan. So, dito po, meron ka pong kitaan dito. Okay? So, meron po tayong 3%, may 7%, and 80% as an Tok-Tok rider. Okay? So, iisa-isahin ko po. Kapag po nag-franchise ka dito, meron po kaming ibibigay sa inyo na link. Okay, at referral code or yung ID or franchise ID number mo. Okay, so eto, dalawa yung kitaan mo dun sa 3%. Mag-share ka lang or yung mga kilala ka na mga kakumpare mo or mga kakilala mo or mga masisipag mag-online, ganyan. So, sasabihin mo lang ganito, kumare, alam mo ba nakikita ko mahilig kang mag-online? Nagpapadala ka, mahilig kang magpadala. Okay, bibigyan kita ng good news. Meron kaming ginagamit ngayon. O meron kaming bagong-bago ngayon. I-download mo lang to. Paggamit mo yung referral code mo kasi dito mas makakamura ka. Okay? So papagamit mo lang yung referral code mo pag ginamit po nila yung referral code. Every time po nagagamitin po nila yung apps, may 3% ka. Okay? May 3% ka po every time po nagagamitin nila magpa-deliver ang application using your referral code. And of course, meron ka pong link. Ito ngayon yung bibigay po naming link. toktok.ph/delivery/0012345 Halimbawa po, yun po yung referral code mo. Okay? So, i-share mo lang yung link mo.
So every time po nagagamitin po nila yung link mo, share yung link. Kasi po, alam ko, sa ngayon, lahat po tayo nagpe-Facebook. So instead po na i-post mo yung pagmumukha mo, instead po nang mag-emo-emo ka na lang sa Facebook mo, why not po? Share mo na lang yung shop link mo, kikita ka pa. Tama ba? Gamitin mo ngayon yung Facebook mong pagkakitaan mo, gamitin mo yung shop link mo. Ayan. So every time po nagagamitin po nila yung link mo pagpa-deliver, kumikita ka pa rin po ng 3%. So, eto po. Halimbawa po, masipag kang mag-bookings, madami nang nag-download, madami na pong gumagamit sa link mo, pwede ka pong kumita ng 27,000. Bakit? Halimbawa, 200 booking per day na. Kasi ang dami nang gumamit ng referral code mo, ang dami nang gumagamit ng link mo. Okay, 200 per booking times 150 pesos per delivery fee. Times 30 days, 3% ka, tama? Times mo ng 3%, kumikita ka ng 27,000 pesos in 1 month. Okay, sabihin mo, Michelle, 200, masyadong madami. Sige, 100 na lang. Pagbigyan kita, 100 na lang. 37,500, ayaw mo pa ba? Pwedeng-pwede na yung pambilihan ng mantika, ng bagoong, tama ba? Pwede na po yan, makaraos yan sa pang-araw-araw na ni Coach Rio. Pwede na po yan, makaraos sa pang-araw-araw na kailangan natin sa pangkusina. Okay? So, ano pa? Nandyan po, as an operator. Okay? Kung kanina po nag-franchise ka, may kitaan kang 3%. Eto ngayon yung operator. Kasi po, pag nag-franchise ka, pwedeng-pwede ka pong mag-apply as an operator at may privilege ka po na magkaroon ng 100 na riders. Okay? So, pagiging operator mo, applyan po natin yan. Tapos, a-attend. Siyempre po, a-attend ka po ng training para po alam mo yung sasabihin mo sa mga riders mo. Okay? So, pag umattend ka na, nag-apply ka na, umattend ka na, a-approvean ka naman po yan agad-agad. So, pag operator ka na, pwede ka na pong kumita ng 7% in every successful delivery po na mga riders mo. Okay, so pag operator ka na po, mag-load ka na po or mag-top up ka na rin po ng system mo. Okay, ano po yung top up? Bakit po kailangan po? Kasi po, yung top up mo po, yun po yung gagamitin ng mga riders mo. Okay, yung mga riders mo kasi kailangan din po nilang mag-top up para po magkaroon po sila ng bookings. Ayan, so pag nag-top up ka na, binigyan mo na ng, syempre, pag binigyan mo ng load yung mga riders mo, syempre, kailangan po nilang bayaran yan. Okay? So, pag nag-top up ka na, may binabayaran na sa yung riders mo, nakapag-hire ka na ng riders mo, take note mo ha, eto po, ang riders mo po, kailangan po yan, yung driver license po nila is professional. Kasi po, gagamitin po nila yan pang negosyo, hindi po yan pang personal. And kailangan din po, meron po silang NBI clearance. Kasi yung kukunin mong mga riders nationwide, malay mo pala, yung i-hire mo hindi mo kilala or walang NBI, sabihin na natin taga Mindanao, aba, abusayap pala, diba? So, eto kasi, yung mga riders mo, kailangan mong ingatan. Why? Kasi sila po yung makakasama mo sa negosyo mo. So, ikaw as an operator, kailangan mo pong reviewin yung mga pinapasa po ng mga riders mo kasi ikaw din po yung mag-a-approve doon kasi sila po yung magiging kaakibat mo or kaakabay mo sa yung negosyo as an operator. Okay, eto na. Yung 7% na yan, pwedeng-pwede ka pong kumita ng 63,000 a month. Paano naman? Okay, eto na. Sabihin na natin, yung 100 na riders mo, 20 lang yung masisipag. 20 lang yung gusto talagang kumita. Okay, 20 lang. Kasi umulan or baka naman umulan sa Manila, so Luzon lang yung biyahe. Okay? So sa 20 riders, meron po silang 10 average rider per day. Okay? Time is 150. Time is 7% mo yan. So 7% mo, ito times mo yung 30 days. Pwedeng-pwede ka palang kumita ng 63,000? Yes, 63,000 pesos in just 1 month. Okay, tandaan mo, magkano nilabas mo? 17,888. Pero sa pagiging operator,
pwedeng ka palang kumita ng 63,000 per month. Operator pa lang po yan. Sabihin na natin, okay, kahit sabihin mo 10, malaki pa rin yan eh. Tama ba? Yung 10 riders mo everyday, nakasampung ano sila, tas 150, malaki pa rin po yan. 31,500 pa rin po yan. Pwedeng-pwede pa rin po yung pambili ng pambayad po ng mga Judith natin. Pwedeng-pwede po yung pambili ng load, ng top-up. Pwedeng-pwede rin po yan pambayad ng mga kuryente ng mga bills natin. And siyempre may matitira pa yan, tama ba? And of course, pag may natitira pa yan, meron ka pang good time paggabi, pwede kang bumili ng isang platitong money at pang Red Horse mo. Tama ba, Kuya Love? Ayan si Kuya Love na patingin eh. Ayan. So, pag operator ka, pwedeng-pwede ka rin po. Ito po, good news. Kasi pag ikaw operator, pwede ka rin po maging rider. Okay. Sa pagiging rider, pwede ka pong kumita ng 80%. 80%. Take note, 80% ha. So, from each delivery fee mo. So, yung tok-tok rider, pwede po bang kumita ng 1,500 a day? Pwede po. Pero, may pero po ako, malaking pero. Depende po yan sa sipag po ni rider. Kapag po si rider masipag talaga, talaga naman hindi lang 1,500 yung kikitain niya. Pero kapag si rider nakadalawa, nakatatlong boat lang, syempre, hindi po yan kikita. Depende po sa rider po kung gaano po siya kasipag lumabas. Okay? So, pag si rider, meron po siyang 10 average daily delivery po times 150, times mo po yung 80% niya, times mo ng 30 days, pwede pong kumita si riders ng 36,000 pesos in a month. Grabe no? 36,000? Kung kanina, pag samasangayin mo na, operator ka, ginagamit mo yung link mo, tapos rider ka pa, pwede kang kumita ng 90%. Hindi nga, saan yung 10%? Ba't nawawala? Lord, sabihin mo na natin, huwag mo nang akunin pa yung 10%. Siyempre, bigyan na natin yung kila boss para po doon sa pang-maintenance po nila ng negosyo natin. Okay ba yun? Okay. So, pagpapatuloy po natin. So, pag operator ka po, napakaswerte mo kasi magiging proud ka kasi makikita mo yan sa C5, sa El Guadalupe, sa Marcos Highway. Makikita mo ngayon dyan sa Metro Manila yung napakalaking billboard ng ating negosyo. Kaya naman, proud kapag ikaw ay tok-tok rider at tok-tok operator franchisee. Ayan. So, sabi nga namin, yung Katniel at Aldab equals tok-tok na yan. Kasi ang tok-tok, nationwide na yan. Luzon, Visayas, Mindanao, kahit saan lupalop dito dyan sa Pilipinas, pwedeng-pwede kasi meron na po tayo niyan. Okay? So, eto pa yung nakakakilig. Kung noon, take note ha, nakikita nyo, December lang po tayo nag-start. Pero ngayon, nag-start na yung SM. Take note, yung SM, sila po mismo yung kumontak or sila po mismo yung lumapit sa tok-tok para maging isa. Okay? Isa sa mga delivery services nila. Isa po ang tok-tok sa naging partner po nila as a delivery. At nagkaroon din po tayo ng link na kung saan pwedeng-pwede po nating i-share sa mga kamag-anak natin na pwedeng-pwede na po silang mag-shopping through online gamit po yung www.toktok.ph/family-service/sm na kung saan dyan sa apps na yan, pwedeng-pwede na po silang mamili sa SM gamit. Ang syempre, nandyan po yung courier natin as a tok-tok. Grabe, no? Nakakakilig. At hindi lang po yan. Alam nyo po ba, nagsimula po tayo sa 6. Pero ngayon po, 21 na SM na po. Meron tayo niyan. Grabe, ang bilis. And of course, ito po. We are proudly present na po, na ilalunch na po natin sa May 31 ang Tok-Tok Mall. Ano ba yung Tok-Tok Mall? Yung Tok-Tok Mall is the first and only online shopping mall to have on its own delivery service. Kung saan ito po ay gawang Pinoy para sa Pinoy. Grabe! So, nakaka-proud kasi tayong mga Pinoy, nagkaroon tayo ng ganito. Sabi nga natin,
eto na yung company na babangga kay Shopee at saka kay Lazada. Kasi eto na, nandito na. So kung nakikita nyo po ngayon, marami na dyan mga nilalabas natin na mga merchant sa Tok Tok Mall na to. Nandyan na po yung pwede na po tayong bumili ng mga gadgets. Pero sa 31 pa po yung soft launch nito. Okay? So kung nakikita nyo po, nakikita nyo, nakikita ko? Siyempre, nandyan si Katunying, nandyan si Ivana Alawi, si Boy Abonda, nandyan si I.I. De Las Alas, nandyan po si Sir Erwin Tulfo, nandyan po yung dalawang hat na love team. And, eto, nakakakilig. Si Marian Rivera, siya lang naman po yung mukha ng Chasey. Na kung saan, sabi nga niya, basta vitamin C, Calbit C. Ayan. So kung nakikita nyo yung mga taong yan, mga kilala yan, mga bigating yan, tingin nyo po ba yung may-ari ng company nagbibiro po? Hindi, tama. Kasi yung binayad na po nila dyan, milyon-milyon na yan. Milyon-milyon na yan. Kaya naman tayo mga Pilipino or tayo naman, tayo is very proud po tayo kasi meron po tayong dalawang boss or dalawang Pilipino, kapwa nating Pilipino na talaga naman gumagawa ng paraan para maiangat tayo mga kapwa nila Pilipino. Kaya, salut po tayo kay La Boss Jo at Boss Carl. So, tapos na po ba ako? Hindi pa po. Kasi, meron pa po. But wait, there's more. Ano ba? Ano pa ba itong more na to? Nakikita nyo kanina, di ba, nandun si Ivana Alawi, nandyan si Katunyings. Di ba nakita nyo? Yung showmaking, syempre, hindi lang po tok-tok yung magiging negosyo mo. Magiging negosyo mo rin po yung showmaking na kung saan gamit mo lang yung cellphone at internet mo, pwedeng mo na din gamitin ito. Okay? So si showmaking, nandyan po si Potato Price. Nandyan po si Burger Factory. And of course, nandyan po yung napaka mabenta nating show powdaking sa ating food hub. Grabe to. Palaging sold out, lalo na yung asado. Kasi masarap siya talaga at malinamnam. So pwedeng-pwede mo po itong pagkakitaan gamit yung cellphone mo. Kikita ka po ng 30% profit. Ayan. So hindi lang po yan. Siyempre kung nagkikrave po tayo ng mga yung mga manto galing po sa Taiwan, meron po tayo yung mga classic, yung mga ube, nandyan po yung brown, nandyan po yung wheat. And of course, nandyan po yung iba't ibang klase na kung saan nandyan po yung chicken spice po natin. Nandyan po. Pwedeng-pwede ka rin po kumita dyan ng 15%. Ayan, 15%. And nandyan po yung Boy Bondat. Kasi nakita nyo kanina si Boy Abonda. Yes, siya po yung mukha ni Boy Bondat. Siya po yung makakatulong natin sa negosyo natin. Sa ano-ano po ba yung nandyan sa Boy Bondat na yan? Nandyan po yung sisig, nandyan po yung kare-kare, nandyan po yung goto. Ah, goto. Di ba lugaw yun? Sabi po nila hindi essential, hindi po. Ayan. So, syempre po, nandyan po yung napakasarap po natin na goto. And, yan. And hindi naman po patatalo. Siyempre, kung may sisig, meron po tayong manok. Kasi sa lahat ng handaan, hindi po pwedeng walang manok. Tama ba? So, nandyan po si Mang Box na kung saan, ox na ox kay Mang Box na pwede ka pong kumita dito 20%. Gamit lang din yung internet mo at saka yung cellphones mo. Ayan. So, gamit mo yung Shoplink mo, may sarili ka pong Shoplink na kung saan pwedeng-pwede mo pong bentahan kahit nandito po ako sa Singapore, pwede po akong kumita dyan gamit lang po yung phone ko. May ipapasa lang po akong link sa mga tao, sa mga kapamilya ko sa Pilipinas. Doon na po sila bibili, doon na po sila magbabayad. Si company na po ang bahalang magdi-deliver sa kanila. Ayan, yan yung kagandahan dito sa negosyo natin. Ayan, so kung kanina sabi ko, may delivery apps na tayo, meron po tayong pagkain. And ano pa ba? Syempre yung isang napaka in na negosyo ngayon, which is yung pangkalusugan. Syempre meron po tayo 'yan. Ayan. Nandiyan po yung Ninja Ion na kung saan pag suot-suot mo po 'yan, maglalabas po siya ng
air purifier na kung saan itong air purifier na to pro-protektahan ka po. Pro-protektahan po yung paligid mo. Ayan. So ano pa po? Ito po yung copper mask. Yung copper mask, sabi po nga natin, hindi po pwedeng lumabas kapag hindi nakamask. Kaya naman, a mask is a mask. Tama ba? So si copper mask na kung saan suot-suot mo, pwedeng-pwede ka nang maging piling artista. Hindi po halata dito kung pango yung ilong natin. Kasi po, ito, pinapatangos yun. Tawa ni Coach Jan, kanina ko pa naririnig yan eh. Ayan, kasi dito, piling artista ka, magiging artista ka, popogi ka na, gugwapo ka na, at of course, kikita ka pa, makakatulong ka na. Ayan. So, nandyan na yung health. Nandyan na yung air purifier, nandyan na yung copper mask. Siyempre, nandyan din po yung pampalakas ng immune system natin. Nandyan yung health, beauty, and personal care. Nakikita nyo po ba? Yes, nakikita nyo po. Kasi may kape tayo, may sabon, may papaganda tayo mga babae, may mga napkin tayo. Lahat po na kailangan or ginagamit ng pang-araw-araw ng mga tao, nandito po. Nagkakape po tayo, may kape po tayo. Naliligo po tayo, may sabon po tayo. Gustong-gusto mong gumamit ng vitamin C. Of course, meron po tayong Calbit C. And kung gusto mo pong pumuteng, gusto mo pong gumanda, kagaya namin ni Coach Yam, syempre gamitin mo yung Kojic. Ayan. Alam niyo po ba yung Kojic before? 226 po yan. Pero ngayon, napakaswerte mo kasi yung Kojic at yung Omni White natin, 88 pesos na lang. SRP. SRP. So, pwedeng-pwede mo na po yung pagkakitaan ng malaki. Pwedeng-pwede na po yung ihilera sa mga groceries. Tama ba? At huwag nyo pong isnabin yan. Kasi dahil po dyan sa mga food, health, and wellness po natin, dyan po ako nakapagpatayo ng bahay na milyon. Dyan ko po nabigyan yung mga anak ko ng magandang buhay. So, eto na. So, ang dami pala. Michelle, nalulula na ako. Hindi ko na alam kung ano yung uunahin ko. Gamit ko lang po yung cellphone ko, gamit ko lang po yung internet ko, pwedeng-pwede pala akong kumita sa lahat ng yan. Yes! Pwedeng-pwedeng-pwede ka pong kumita. At sa halagang, uulitin ko, 17,888, pwedeng-pwedeng-pwede mo pong pagkakitaan lahat ng pinakita ko sa inyo. Gamit ang cellphone mo, gamit ang shop link mo. Ito po yung shop link. Ayan, magkakaroon ka po ng sarili mong shop link. Ayan. So, ano po yung shop link? Ito yung bibigyan ka namin ng sariling link. Halimbawa, ikaw po, nag-franchise ka na, bibigyan ka po namin ng www.showmaking.ph or eto ngayon. Makikita po nila pag clinic po nila yan, welcome to Maria Palangana shop link. O, diba? Makikita nila ngayon yung pangalan mo. So, doon po makikita, doon pa lang makikita na nila na legit ka. Bakit? Kasi nandun sa shop link mo, yun ang tindahan mo gamit ang cellphone mo. So, pwedeng-pwede na po silang doon bumili at doon magbayad. At, syempre, di-deliver na po yan ni Tok-Tok doon sa bahay nila. Kakatok na po sa mismong pintuan nila. Ayan. So, meron ka pong mobile apps. Nagtataka ka po. Eh, gamit yung own shop ko. Saan papasok yung kinikita ko? Saan ko makikita yung mga bumibili sa akin? Okay. Eto ngayon yung mobile apps mo. Bibigyan ka po namin ng username at password. Siyempre po, yan po, dyan po makikita at dyan mo po makikita at dyan mo na rin i-encash yung kita mo online. Grabe no? Gramit na lahat ng cellphones mo at internet lang. And of course, hindi naman papayag yung company na kapag nag-franchise ka, hindi mo matratry yung product mo. Hindi mo matitikman or hindi mo man lang magagamit kasi dito kailangan mo munang alamin or kailangan mo tikman yung negosyo mo para alam mo po kung paano ikwento sa mga client mo. Ayan. So magkakaroon ka rin po ng freebies. And of course, meron ka pong apps or delivery apps or meron ka pong system ng delivery natin. Nandyan si Tok-Tok system mo. Okay. So ano pa? Tama na ba yun? Hindi pa. Kasi dito, sa negosyo natin, kailangan po namin ituro sa inyo kung ano yung gagawin mo. Kami po yung mag-guide po sa inyo. Kami po yung magbibigay sa inyo kung ano yung dapat mong gawin.
kami po yung, alam mo yung guardian angel mo sa negosyong ito. Kasi nagsisimula pa lang kayo, i-guide po namin kayo. Okay, so dito po meron po tayong mga trainings. Ayan, so nandito po ang buong dream team na tutulong po sa inyo sa lahat po ng tatahakin mo sa negosyo mong ito. Nandito lang po kami, kaagapay sa'yo. Ayan, and of course, nandyan yung unlimited income mo. Unlimited income, why? Kasi unlimited kasi po, lifetime yung income mo. Unlimited kasi po, kumbaga parang bibigyan na po namin kayo ng blank check, ikaw na lang magsulat kung magkano ang gusto mong kitain dito. Kasi sa napakadami ng negosyo mo. Ayan. So, dito po, sa napakagandang negosyo na to, hindi lang po dyan nagtatapos. Hindi lang po dyan nagtatapos yung pagbebenta mo, pagre-refer mo. Kasi may mga tao po, may mga kakilala ka po, o may mga kaibigan ka po magtatanong ano yung negosyo mo ngayong panahon ng pandemic. Bakit ang ganda-ganda ng negosyo mo? Bakit ang ganda-ganda ng buhay mo? Bakit parang hindi ka naapektuhan ng COVID na to or ng pandemic na to? Okay, so nandito na tayo. Okay? So halimbawa, nagtanong po yung isang kaibigan mo, Ma'am Remaline, nagtanong po sa iyo yung kaibigan mo, bakit ang ganda-ganda ng buhay mo, friend? Bakit parang hindi ka apektado? Okay? So ngayon, pinaliwanagan natin. Sinabi mo ganito, pinaten mo dito sa Zoom. So, nagustuhan niya. Nakita niya kung paano yung kitaan. Nakita niya kadami yung negosyo niya. Nag-join. Ibig sabihin po yan, dahil napakaganda at gustong tumulang nila Boss Jot ni Boss Carl, meron ka pong referral fee. Okay? So, nag-join yung kaibigan mo, meron ka pong 5,000. And of course, hindi po yan magtatapos. Magtatanong at magtatanong pa rin po yung mga kamag-anak mo. Yung kamag-anak mo po nag-join din, so another 5,000. And Kuya Love, syempre, magtatanong, bakit kaya itong si Kuya Love dati mamahiyain to? Bakit kaya ito ngayon napaka-ano na, ang ganda na ng buhay? Ano kayang sikreto nito? So ngayon, nag-join yung ex mo. Kuya Love, grabe, ex mo na, pinagkakitaan mo pa. Syempre, tinulungan mo na. Kumita ka pa ng 5,000. So, nag-join ngayon yung ex mo. So, another 5,000 pesos. So, dito po ba, tatlo lang po ba? Or apat lang po ba? Yung pwede kong i-refer? Hindi po. Kasi dito po, unlimited po yung kaya. Pwede mong i-refer. Ayan. So, unlimited mission, yes. Pwede po yung buong barangay, i-refer mo. Pag yung buong barangay naging operator or nag-franchise, grabe, isang barangay na 5,000 ang swerte mo. Grabe, kasi nagtiwala sila sa'yo kasi nakita nila napakaganda ng negosyo mo. Sabi nga namin, grabe, si Maine Mendoza napapa-amaze na siya sa nakikita niya kasi 11 in 1. Actually, ito 12 na kasi nandyan na po yung Tok Tok Mall. Ayan, sabi ko nga, 11 in 1 plus Tok Tok Mall, 17,888 na lang po. Nakita mo po yung sinabi ko, unlimited income. Ito po, may forever ka po dito. Huwag ka nang malungkot kasi dito sa company namin, may forever ka. Forever na kitaan. Ayan, pag nag-franchise ka po, may kitaan ka po forever. Ayan. So, syempre, hindi naman, actually, tapos na ako. Pero, sasabihin ko po, hindi naman po, baka mamaya, kausapin ka po ng mga nag-refer sa'yo or kausapin ka po ng nagpa-attend dito sa Zoom, sasabihin mo, walang kwenta itong mga pinagsasabi ko po. Pag sasabihin mo mamaya, Michelle, wala akong pera. Kapatid, ilang taon ka na bang walang pera? 5 years ago, wala kang pera? 2 years ago, wala kang pera. Of course, mas malala na last year hanggang ngayon. Wala ka pa rin pera. Bakit? Kasi po nag-pandemic. Tama ba? Yan yung irarason mo sa akin. Pero ang tatanungin po kita, nung wala ka pong pera 5 years ago, anong ginawa mo? Kung wala ka pa rin pong gagawin ngayon at wala ka pong idadagdag sa ginagawa mo ngayon, malamang, next year or in few months, tatanungin kita anong problema mo. Pera pa din. Bakit? Kasi wala kang ginawa. Wala kang ginawang pagbabago. Wala kang dinagdag. Diba, pag namomoblema tayo or meron po tayong emergency,
problema natin ang pera. Pero bakit nakaka-produce po tayo ng pera kapag emergency? Why not naisipin mo, eto ngayon yung kailangan mo, 17,888 para emergency, para mabago yung buhay mo. Eto ngayon yung 17,888 kailangan kong gawa ng paraan para po idagdag ko at mabago yung buhay ko para naman in next year, hindi ko na problema yung pera dahil nakita mo yung kitaan. Tama ba? So, hindi mo na problema yung pera. Ibig sabihin, mindset lang pala yung problema natin. Okay? So, time. Wala pa akong time. Kapatid, parehas po tayo may 24 hours. Hindi ka po pinanganak na nagkaroon ka lang ng 20 hours or 19 hours. Pero isipin mo, ngayong panahon ng pandemic, busy ka ba? Hindi, di ba? Nandiyan ka lang sa loob ng bahay mo. Why not? Isipin mo, ang dami mo ng time or ang dami ng oras na walang saysay na hindi mo pinagkakataan. Why not this time, kapatid? Sabi nga natin, time is gold. Gamitin mo yung oras mo para naman pagkakitaan mo. Huwag mo nang sayangin. Okay? Kasi ngayon po, panahon ng pandemic, nandiyan ka lang sa loob ng bahay mo. So, huwag mo nang gawing aliba yung oras. Sabihin mo, hindi mo linya. Diyos ko, manager ako, hindi ako magsusumay, hindi po ako magsusupaw. Bakit mo ako taga-benta ng siomay at siopok? Eh, dito yung in. Tama ba? Kahit po sabihin mo na manager ka ng bangko, pag may i-offer sa'yo na napakalaki ng kitaan, of course, sasabihin mo, ay, sige. Tama ba? Karamihan po dito, nandito sa Zoom link na to. Dito sa Zoom na to, ma'am, sir, kapatid. Hindi po nila linya yan. Marami po dito, nurse. Meron po dito, teacher. Meron po dito, engineer by profession. Meron po dito, mga call center agent. Pero nandito po sila. Kagaya din po namin, hindi po linya yan. Okay? So, pride. Kapatid, ang pride. Pinanlalaba lang po yan. Hindi po yan inuugali. Okay po sana kung fried chicken. Yan, kinakain. Mapapakain po yan ng pamilya mo. Pero tong pride na to, hindi po niyan mababayaran ng mga Judith mo. Hindi po niya yan mababayaran yung mga bayarins mo. Hindi po niyan mabubusog ng mga pamilya mo. Kasi yung pride na yan, isa yan sa magbabaon sa'yo. Why? Di ba dahil nga sa pride minsan, gusto natin maging sikat. Kahit walang-wala na tayong pera, magbe-birthday yung anak mo or may okasyon. Di ba pinang-uutang mo? Pagkatapos ng okasyon, anong nangyari sa'yo? Dahil sa pride mo, nagka-utang ka. Dahil sa pride mo, pinoproblema mo ngayon. Saan ka kukuha ng pambayad dun sa pinang-utang mo? So, ibig sabihin kapatid, tanggalin mo na yung pride mo. Kasi hindi po yan ang magpapayaman sa'yo. Okay? So, tapos na. Sasabihin mo mamaya, teka lang, Misheng, okay na, tatanggalin ko na yung pride ko, tatanggalin ko na yung linya, yung mga alibis ko, tanggalin ko na. Pero wait lang, tanungin ko muna, I'm gonna ask my mother, I'm gonna ask my fiancé, baka kasi i-break niya ako. Tama ba? So nagkaroon ka na ngayon ng sakit na asthma. Hindi po hika, asthma mother. Okay? So, kapatid, ikaw po yung nakapakinig ng magandang balita na to. Ikaw po yung nandito sa Zoom. Kung gusto mo palang tanungin sa nanay mo o sa fiancé mo o sa kapatid mo, sana sinama mo na lang po sila dito sa Zoom na to. Sana po kasama mo po silang nakinig sa napakagandang balita na to. Okay? So, tanggalin mo po yan. Ikaw po yung mag-share sa kanya ng napakaganda at napaka-excited na negosyo na to. Okay? So, kapatid, okay na. Mag-start na tayo. Pero alam mo ba na lahat ng nakikita mo dito na successful, lahat ng nakikita mong nag-franchise na, alam ko po, nung una madaming nagduda, pero tinanggal po nila yung duda nila. Kasi lahat naman po ng nakikita mong successful ngayong panahon na to or ngayon sa buhay mo, nagsimula lang po sila sa salitang try. Tatlong letra lang po yan, pero napakalaking, malaking bagay po yan ang naibibigay sa buhay natin. Halimbawa ako, hindi ko naman alam kung anong mangyayari sa akin dito sa abroad kasi ako po ay isang 11 years po akong naging government employee. Pero nag-try po ako maging house manager. Alam ko ba kung anong mangyayari sa akin? Hindi, pero nag-try po ako.
nag-try po kami. Lahat po kami nagsalita, nag-try. At sabi nga natin, try and try and try and try until you succeed. Ayan, so kailangan magsimula ka na. Gawin mo na, mag-try ka na. Kasi dito po, pag nag-subscribe ka, ikaw yung kikita. Sa YouTube, pag sinubscribe mo yung YouTube nila, sila ang kikita. Pero dito, baliktad. Pag nag-subscribe ka, ikaw ang kikita. Okay? So, umpisaan mo na. Mag-subscribe ka na. Tuturoan ka po namin kung paano mag-refer. Dito po, you learn while you earn. Okay? So, dito po, kailangan mo pong aralin yung negosyo mo kasi ito negosyo mo. Ito po yung katulungan mo para po mabuhay mo, mabigyan mo ng napakagandang opportunity or napakagandang buhay yung anak mo o yung pamilya mo. Okay? So dito, kailangan mong aralin yung negosyo mo. So tapos na po ako. Actually, tapos na po ako. Pero bago po ako bibitaw sa monitor nyo, mag-iiwan po muna ako ng katagang kapatid. Ma'am, sir, kapag hindi ka pa po binago ng linya mo ngayon, malamang po, eto na yung pagkakataon na baka panahon na para linyahin mo ang di mo pa po linya. Baka po dito sa hindi mo linya, dito po mababago yung buhay mo. You try. Para malaman po natin kasi hindi mo malalaman niya. And for that po, magandang gabi po sa ating lahat. I'm Shirley Ramuran po, your talk speaker of the night. So, babalik ko na po sa mag-stop sharing muna ako. Babalik ko na po kay Coach Jam. Ayan, so maraming salamat po sa oras nyo, okay? Nakamute pala siya. Wait lang po. Nakamute pala si Coach Jam. Ayan. Ay. Nakamute ka po. Ah, napaka lahat na lang ng napaka nandito na sa kanya. Yan. Congratulations po and thank you so much po sa ating napaka sexy, napaka sipag po sa ating speaker Sheng Sheng Ramuran. And guys, medyo magmamadali tayo ng konti dahil tayo po ay magkakaroon pa po ng question and answer. Yan. Medyo babawasan ko lang po yung ating mga pabati. Yan, alam ko sobrang excited na po kayo sa ating next sharer. Ay, next sharer na. Parang dami ah. Okay, yan. From shout out time. From Coach Lani Manzanero. Yan, hi po sa aking invite guest kay Mama Geraldine Colinares, hi po, good morning. And also kay Coach Michelle iPhone yung apelyido. Yan, pa-shout out po sa aking guest na invite ngayong gabi, Sir Patrick Dohero, good morning. And also kay Coach Jing Aquino, yan, pa-shout out po kay Ma'am Melody Libatic and kay Ma'am Bea, good morning. And also, syempre, ito na naman, hindi na naman po nagpapatalo ang ating Team Infinity! And kay Coach Joanne Espelita, yan, shout out po kay sa aking guest, kay Ma'am Sandra. Wow! Ito pala yung, actually kanina ko pa ito tinititigan. Hi Ma'am Sandra, good morning. Hi po. Napakaganda niyo po. Kinakabahan po kami. Malamang kapag kayo po ay pasok na po sa Dream Team, nako po, Diyos ko, mag-iiba na naman po ang apple of the eye ng aming moderator. Yan, ngayon pa lang po, welcome ko na po kayo. Yan, at sana po, after nitong Zoom natin, ay kinabukasan, ikaw po ay lehitimong franchise distributor na. So, good luck and congratulations. Okay yan, from Ann Ramos, yan pa shout out po sa aking pinsan na si Ronalyn Saber and sa kanyang invite na si Miss Ann. Yan kay Marco Lapati, shout out po sa aking guest kay Bo Jerome, good morning. And also kay Coach Baray Tubera, yan pa shout out po sa pa shout out po kay Miss Mercy Danyo and also kay Mama
Laila Garcia, yan, first time daw po sa Zoom. Good morning po and maraming salamat po sa oras. Yan kay Coach Rose Guzman. Pa-shout out po sa aking guest, kay Ma'am Sarah and all the way from Hong Kong. Yan, palakpakan naman po natin. Yan, and soon to be a franchisee. Ayan guys, maraming maraming salamat. Medyo bibitinin ko po kayo sa mga pabati dahil nandito po tayo. Hindi po ako radyo ha. Yan, tayo po ay pag-uusapan natin ang negosyo. Okay, guys, are you ready na mapakinggan yung ating napakaganda, napakagaling po na sharer ngayong gabi? Sharer. Ayan, ito po, talagang mapapamangha ka dahil ito po ay galing po ng United Kingdom. Palakpakan po natin. Nakakatuwa lang, no? Kasi usually talaga, aminin natin, kapag sinabi natin na sa abroad ako, ay parang hindi ko na kailangan ng pera ng Pilipinas. Pero andito tayo ngayon magkakasama. Congrats po sa lahat. Ayan. Guys, tawagin ko na po ang ating sharer ngayong gabi. Yan na siya po ay magpapatunay kung gaano nga po ba tayo kaswerte na nandito nga na tayo ngayon sa JC Premier. Okay, yan. Our sharer for tonight, she is a queen of the house. Ay, mga ganyan. Yan, she is 48 years old already. Married with one son. She is a little Amazon with the tiger eyes. Ganyan daw po ito kung i-describe siya ng kanyang asawa. Maliit lang po ito pero matapang. Ay, nako po, Diyos ko. Laking bicol po siya, ngunit subalit sa kabila ng kanyang malatigring datingan ay tila naging maamong tupa ito nung makilala niya ang JC Premier. Ay, yun yung pinakamasarap doon. Alamin po natin ng sabay-sabay kung ano na nga ba ang binago o nabago sa buhay niya. Ngayong nasa JC na siya, ayan, let's all welcome guys, coaches to our sharer for tonight, fresh from United Kingdom, woo! Walang iba kundi si Coach Lilia Bowler! Palakpakan naman ay, natin. Ay, grabe! Naman. Ay po sa inyong lahat! Ako, thank you po sa napaka-sexy at napakaganda nating moderator. Grabe, mas lalo akong pinag-a-. Gusto ko na mag-postcam ulit. Narinig niyo po ba ako? Mag-share muna so po ako. Yes po. Dile, yung alam. Mili. Yan, guys. Pala naman po natin yung ating sharer. Okay. Hi po sa inyong lahat ulit. At thank you sa napaka-sexy at napakaganda nating moderator today. Yeah. Coach Jam, talagang kinakabahan ako lalo. Dahil sa napakabongga mong introduction po sa akin, talaga namang hindi ko alam kung paano ako mag-uumpisa. Pero syempre, dahil sa napakaganda nating negosyo, isishare ko po ang journey ko sa inyo at kahit nanlalamig ako sa nervyos dahil ang dami natin ngayon sa Zoom. Alam mo, buti na nga lang, nasa Zoom lang tayo, di ba? So, kung na-inspired po kayo sa napakagandang speaker natin, syempre po, dahil idol ko yan si Ma'am Sheng, si Coach Sheng po, ang laging nagtatapuan sa Singapore po. So, ayan. Anyway, good morning and good afternoon and good evening po sa inyong lahat dyan. Lalong-lalo na po sa mga new guest natin. Ngayon pa lang po, kinocongratulate ko na kayo dahil at magpasalamat na nga rin po kayo sa mga nag-invite sa inyo dahil dito po, welcome to the good life talaga. And ako nga po pala si Mrs. Lilia Bowler, ang inyong sharer today. Isa po akong tuktok operator, GC Distributor at Shumai King Online Franchisee. Ayan po, 48 years old nga ako, may asawa at isang anak at dito po kami ngayon sa UK. What I have now today and where I am, ngayon po dahil niya lang po yan sa pangarap ko noong bata pa ako. So a simple quick flashback po on my life. Ayan, thank you sa Facebook
course, na yan po, dahil relate na relate po ako, na ganyan po ako lumaki. At hanggat magdalaga po ako, ayan po, nagbabantay lang po ako ng itik namin. So doon po nag-umpisa lahat ng pangarap ko sa buhay. So nung may dumaan po na helicopter o aeroplano, yun po, doon ako nagdi-dream kung paano ko kung anong pakiramdam ng nakasakay sa aeroplano po. So kaya nung panahon po na yun, nag-dream ako kung paano makatapos mag-aral, mag-abroad, at mag-aasawa, at magkaroon ng anak, at kung paano ko po bubuhayin ang magiging anak ko. So lahat po yun, pinag-dinidream ko lang nung panahon kung ano po ang meron ako ngayon. So thanks God at na-answered prayers po. Lahat ng pangarap ko sa sarili ko, natupad naman po, nakagraduate ako. At kahit mahirap ang buhay namin, nakaraos din po. Kahit 2 years lang ang tinapos ko. At kahit nanghihiram lang po ako ng sandals at damit kapag may mga event sa school, ayan po, na nairaos ko din at makatapos ng pag-aaral. And gagaya rin po ni GM Toots, naranasan ko rin. Ala, ano na ba yan? Naranasan ko rin po na mag-ulam ng sardina sa isang araw, isang lata po, lunch and dinner na yon. And dream come true din po, ayon nga, yung pangarap ko noon, natupad din na nakapag-trabaho at nakapag-abroad po ako. At yun po ang naging experience ko rin po, na maging maayos ang buhay habang nasa abroad, nakapagliwaliw po ako sa around the Mediterranean Sea. Yan po, naikot ko din po naman yung Ibiza, Greece, Cannes, and France, Monaco, and at iba pa po. So ayan, dream come true din po na ayon, yung pinapangarap, yung ini-imagine ko kung anong pakiramdam ng nakasakay sa helicopter, naranasan ko din po kahit papano. At yun nga po, makapag-travel ng free while working. Ayan po ang trabaho ko bago ko nakilala ang aking dream man. Ayan po, 2008 nang dumating sa akin ang lalaking pinapangarap ko. Ayan. So, 52 years old na po siya. So, second hand, di ba? Pero ako po 36 years old na rin, and ayan po. Dream come true din po na ayun nga, napangasawa pang aking dream man, at na nagkaanak din ako ng Superman. Siyempre si Superman ang asawa ko, nagkaanak ng Junior. At dati po naranasan ko rin po na maging best among the best. So one of the best experience, yung manalo ka sa contest dahil ikaw ang pinakamaganda at pinakabongga. O di ba? So dream come true din po na naranasan ko rin na maging champion. Yun nga lang, best in fabulous in costume makeover lang. So sana dito sa JC, ibang champion naman ang marating ko po, di ba? So ayan po, dream come true din na naranasan ko ang makarating dito sa UK at makagawa ng snowman at mag-expand ng White Christmas dito. And nakasakay na rin po ako sa London Eye at nakita ko na din ang London Bridge. Ayan. And dream come true din po na natupad din po ang pangarap ko nung bata ako na maisagala. Ayan po, naging Reina Elena din po ako dito sa UK last 2019 bago mag-pandemic. So before po ako mag-JC, natupad na ang pangarap ko para sa sarili ko. Pero, siyempre, marami pa rin po akong pangarap para sa pamilya ko, sa anak ko, at para sa mga ibang tao rin po. Hindi po matutupad ang ibang tao. Hindi ko pa po kasi natutupad ang ibang mga pangarap ko. Kaya nung inalok po sa akin ang JC, grab ko kaagad dahil kagaya ng karamihan, ngayong pandemic, siyempre nawalan din po kami ng trabaho ng asawa ko. So kasi po, bago mag-pandemic, may trabaho rin akong part-time dito sa school ng anak ko as Alliance Time Supervisor po. And then ito na, JC, how to start at JC. So siyempre, bago ka mag-umpisa dito, siyempre po may sponsor ka. At yun po ang nag-invite sa akin, si Coach Tess, na taga rito rin po sa UK. At ako po, na-invite niya last July, last year po. At ayan nga po, sumaking package pa noon. 15,888 lang po noon. At ito po ang first selfie namin together with my sponsor at ng grand mentor ng Team Platinum, si Sir Eli po at si Ma'am Jaja. Sila po ang nag-assist sa akin kung paano ko makapag-franchise kasi nga nandito tayo sa UK at ang negosyo natin ay nasa Pilipinas. So,
Ayan po, si Naomi din pang first ng referral ko dito. And yun nga po, sa ganda ng negosyo, tatlo kaagad ang na-invite ko. So, saan ko ilalagay kung isa lang ang account ko? Kaya po, nag-start ako ng isa and then additional 3 accounts. Ayan po. So, ayan, nandyan na po yung tatlong referral ko in a week. And ayun na nga po, dahil sa ganda ng negosyo, di ba, nalaman ko, ka-attend ko ng Zoom at nalaman ko po na may pag sa international daw po pala, walang tax. So, buong 5,000 or magkano ang referral mo, ganun po. Nung time po na yun, 10,000 ang referral bonus. Kaya, nag-additional po ako ng 3 accounts sa Singapore. Ayan po, kandaan ko na rin na finalis. Si, si JM po, Ma'am Marisa Lim, yung founder ng Singapore po. At siya po ang nag-a-assist ng mga pay-in ko sa Singapore at sa mga account ko po doon. And ganun din po si Mami Bless sa Pilipinas po. Si Mami Bless po pala yung grand mentor ng Bless Eagles International. So siya din po ang nag-a-assist sa akin sa mga pay-in ko sa Pilipinas, sa mga referral ko po. Napaka-bless po natin dahil kahit nasaan po tayo, diba kahit nasaan tayo, pwede natin gawin ang business natin. At wala po silang bayad pag in-assist tayo, diba? So ayun na nga po. Ayan ang tatlong Singapore account ko at may mga downlines na rin po yan. And ito na po ang mga letters and downlines ko. Mostly po mga kaibigan at may pinsan din po ako. At dahil nga po kumita na ako, ayan, yung kapatid ko po at saka kapatid ko pong babae at isang lalaki ay nabigyan ko po ng kanilang account na din. And ayan po, diba? So sa ganda ng negosyo, every week nakakatuwa dahil may kita. And ayan, in 3 months po, ginagawa ko ang JC. Nung mag-award po ang Bliss Eagles International sa mga taffer for nila, ay laking tuwa ko po dahil napasama po ako sa